Nagbigay ng paliwanag sa pagdinig ng kamera ang LTFRB hinggil sa mga driver na mawawala ng trabaho kapag tuluyan ng ipinagbawal ang pagbiyahe ng mga tradisyonal na jeepney na hindi membro ng isang kooperatiba o korporasyon. Si Luisa Erispe sa detalye. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong na aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukumpas dito sa programang ito. Ganito ginisa sa kamera ang LTFRB, DOTR at Office of the Transportation Cooperatives dahil hindi nila diretsahang masagot ang mga tanong na binabato sa kanila ng mga mambabatas sa investigasyon sa PUV Modernization Program. Isa sa issue ay ang sobrang mahal umanong unit na kaakibat ng consolidation. Posible kasing maging mitya pa umano ng 30 hanggang 40 pesos na pamasahe para lang mabayaran ng mga driver ang isang unit. Ang magsasuffer dito, Mr. Chen, yung commuters kasi doon kukuha ng pambayad ang kooperatiba sa pamamagitan ng mga drivers na kanilang gagamitin. Kaya if I may suggest, Mr. Chen, dapat mapag-aralan which yung 900,000 pesos cost per unit or 2.8 million pesos per unit. Lumutang din ang problema na matapos ang January 31, 38,000 na mga tsuper ang hindi nag-consolidate at hindi napapayagang makabiyahe. May mga korporasyon din na consolidated nga pero hindi naman tsuper ang mga miyembro. May mga operator pang matapos makuha ang kanilang mga prangkisa, tinanggal umano sila sa pagiging miyembro ng korporasyon kaya hindi naman nila napigilang maging emosyonal sa kamera. Ang pangalan, makapangalan sa ilang korporasyon is 5-man corporation. Nakapangalan sa asawa as secretary, CEO na, yung president na, yung mister niya, yung secretary si Maria Corazon Ocalinas, yung presidente si Mr. Ermin Ocalinas, yung treasurer, yung anak niya si Ms. Colleen Ocalinas. Gumasto kami para sa kanila, para sa akin namin, i-transfer yung franchise namin sa kanila. I-transfer, i-gastusan namin yung mga grahe in compliance with the requirements of LTFRB. Wala kaming pangalan sa kanilang corporation. Ang masaklap pa bandang huli, nagpasalamat kami kasi nakuha namin na kami ng sasakyan. Pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. I think pwede natin investigahan si On Us. I think si Brian Koo ang may-ari nito. Brian Koo. Koo! Is he the president? Dati pong grabe ito. Sinubukan naman depensahan ng DOTR ang mga binabato sa kanila ng mga mambabatas. Sinabi din ng LTFRB na may nakaabang naman umanong programa ng gobyerno para sa mga driver na hindi na makakabiyahe at may loan naman na 280,000 para sa mga operators. Actually, it's a whole of government approach. Hindi lang po Department of Transportation, LTFRB, LTO, kundi pati po yung ating mga ibang department, kaya din po sila inandito dahil kanya-kanya po ng role, no? Meron din po tayo ditong bank na yung pong kanilang yung para rin masagot yung tanong kanina, yung kooperatiba or korporasyon na nagnanais na mag-loan at bumili ng kanilang modern jeepneys, ito po ay pinagsasubmit ng ating bangko ng business plan at tinitingnan sa base sa ruta na kanilang tinatakbo, magkano ang kikitain araw-araw. Sa kabila nito, nakita ng komite, marami pang dapat ayusin sa implementasyon at questionable din umanong nauna pang plansyahin ng consolidation bago ang ruta. Dahil dito, plano ng komite na irekomenda kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ma-extend pa ang deadline ng consolidation at payagan munang makabiyahe ang unconsolidated na jeep sa kalsada kahit palumagpas na ang January 31. Inaasahan namang pag-uusapan ito sa susunod na investigasyon ng komite. I move that request the president of this country to reschedule the deadline on January 31, considering all the imperative revelation of all the events that we have discussed in this hearing. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.